So mga katropa, ito na, bumili po ako ng 6 na piraso na tofu or tokwa sa palengke, and then ito po yung aking peanut dry, or pwede rin po ipatuyo natin using paper towel para wala po siyang excess na liquid pag ito po yung ating ipiprito. And then hiwain po natin ito into small dice para madali po siyang mag-crispy pag ito po yung ating ipiprito. Ito na po yung ating mga ingredients. Tofu cut into small pieces. Sliced onion. Cube po na bell pepper. Siling maanghang, optional. Kalamansi or lemon juice. Siling haba or siling pangsigang. Butter or margarine. Pero ang gagamitin natin ngayon is margarine. Mayonnaise po. Any brand. Liquid seasoning. At pamintang durog. Mag-init lang po kayo ng mantika sa inyong frying pan, and then ipiprito po natin yung ating diced tofu. So be careful lang po pag naglagay po kayo nito dahil prone po siya sa tilamsik para hindi po kayo matalamsikan ng mainit na mantika. So suggest ko po na kung marami po kayong tofu na ipiprito, ipa-fry nyo po siya batch by batch para mas madali po siya mag-crispy. And for best result, mas maganda po na i-double fry po natin ito para talagang crispy po siya bago ilagay natin yung ating gagawing sauce. So mga katropa, tingnan natin. So I think okay na po yan yung ating tofu. So yung gagawin natin, i-drain po natin. Tanggalin po natin yan, and then i-drain po natin sa ating coriander or sa ating strainer para matanggal po yung excess na mantika. So ito na po yung ating second batch. Ilagay na po natin dyan. Huwag nyo po i-overcrowd ang inyong tofu para madali po siyang maluto. Okay? At madali po natin siyang mapa-crispy. So our second batch ay ito na po. Almost done. Tanggalin na rin natin. So gaya ng naunang batch. Strain po natin again para matanggal yung excess na oil. So magluluto na po tayo mga katropa. Mag-init lang po tayo ng ating kawali. And then, maglagay po tayo ng margarine, butter, or mantika. Wala pong problema kung ano pong gusto nyo pong gamitin. And then, ilagay na po natin yung ating sibuyas. So yung iba po naglalagay ng bawang, pero sa version ko po hindi po ako naglalagay ng bawang. Okay? So nasa sa inyo po yan, pwede, pero pwede po kayo maglagay ng bawang dito kung gusto nyo po ng garlic. And then ilagay na po natin yung ating siling, pangsigang. Simultaneously, ilagay na rin po natin yung ating bell pepper. So super easy lang po yung recipe ito. Gisa-gisa lang po. At para po kumagat yung anghang, ilagay na rin po natin yung ating maanghang na sili, yung ating siling labuyo. Again, that is an optional ingredients. Pag nagisa na po natin ng maganda, ilagay na po natin yung ating liquid seasoning. So huwag na po kayo maglagay ng asin, yan na po yung flavor enhancer natin. At mag-additional pa po tayo ng about a tablespoon na
oyster sauce. At ilagay na po natin yung ating calamansi. Okay. So, stir lang po hanggang mag-incorporate po yung mga flavor na nilagay natin. So, pwede pa natin tikman para mahabol natin yung lasa. Pwede tayo maglagay ng sugar pag gusto nyo po i-balance yung saltiness. Okay? Okay. And then, patayin na po natin yung apoy. Ilagay natin yung ating mayonnaise. Okay, yung mayonnaise po hindi ko po sinasama sa pagluluto para hindi po siya masyadong mag-greasy or malangis. So ito po yung pinapahuli ko after po napatay na po yung ating apoy para hindi po siya masyadong malangis. Okay. So yung lahat po ng ingredients na ginamit ko po dito ay ilagay ko po sa description box sa ilalim. Bisitahin nyo lang po doon para may guide po kayo sa inyong pagluluto. Yan, perfect. And then ilagay na po natin yung ating tofu. Ito na po yung ating tofu. Yan. And then, coat lang po natin. So, we will use a 2 spatula para mas madali pong mag-coat natin yung ating tofu. So this is an optional, kung meron po kayong sizzling plate, mas maganda po yan para ma-maintain po natin yung init ng ating tofu sisig. At the same time, maluluto po yung ilalagay natin na raw egg para hindi po siya malansa. So kung mayroon po kayong sizzling plate, advice ko po na subukan nyo rin po ito. So kung wala naman, wala pong problema. Direct po from your frying pan, pwede nyo na po ito i-serve sa inyong mga tropa, sa inyong mga pamilya, lalo na po kung may kunti po kayong kasayahan, nagiinom, naghanap po kayo ng healthy na pampulutan. So ito na po ang the best at healthy po na pampulutan o pwede rin po pang ulam. Of course, hindi po makukumpleto yung sisig pag wala po yung itlog. So maglagay po tayo ng isang raw egg. So mga katropa, salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta sa aking YouTube channel. Ako po si Chef Angel, nagsasabi sa inyo, mag-ingat po kayo palagi and God bless!